Yo, yo, yo! What's up, what's up, what's up, guys? Good morning sa inyong lahat. So, ngayon ay October 6, around 7 o'clock in the morning, no? So, andito ako ngayon sa Forward for standby at hip-hop anchor kami, no? Hip-hop anchor at magdadaking kami sa port or doon sa dry dockan. Kasi meron kaming small repair dito sa barko, so papasok kami. Kasalukuyan na andito tayo ngayon sa Silatpao Anchorage, Singapore. So papasok kami ngayon para magdadaking at mag-re-repair, no? Marami yung gagawin dito sa barko namin. So ngayon na medyo masaya tayo, no? Kasi meron ng balita na yung aking relevo aalis ng Pilipinas sa October 9. Ang flight niya October 9. So October 9 siguro ng gabi nandito na yun. So wala pa namang flight details ako kung uuwi ako ng 10, 11, pero malamang yan mga 10 or 11 ang uwi ko dyan kasi ako yung kasama sa first batch na uwi. Bali dalawa kami ni Kapitan, Second Mate, yun. So, kung matuloy yung flight ko sa next day, solo flight na naman ako, kagaya nung pagpunta ko rito, no? So, si Kapitan kasi papuntang Mexico. Yung Second Mate namin, papuntang Malaysia. Tapos, yung chief engineer namin, taga Burmis. Burmis, pero ano, dito na siya nakatira sa Singapore. So, yun. Ngayon, magsusolo flight na naman tayo pauwi. Kagaya nung pagpunta ko rito. So, ngayon guys, ready preparation na kami. At pipikapin ko yung anchor, no? So, titingnan nyo. Ayan yung chin. Right. Yun. Ayan yung chin. Ibig sabihin na yung anchor natin papunta doon. Nasa posisyon niya ay 12 o'clock. 12 o'clock tight. Yan, yun. Kikita nyo, di ba? So, ngayon, dito magandang panahon, no? Papakita ko lang sa inyo. Andun yung araw, oh. Yun. Tapos yan, yung kasamahan din naming barko, Sir Water. So, malaking street supply yan. So, nandito yung Singapore. Andyan, malapit lang. So, papasok kami mula rito. Dadaan kami ng mag-i-street kami, no? Mga isang oras lang siguro yun na ano na biyahe mula dito sa Anchorage sa papunta na ng dock. So yun lang guys, abang-abangan nyo mamaya at makita ko sa inyo yung ating ngayon ay kasama ko si ano si Boom TV. Ayun, no? Dalawa kami dito sa Forward naka-standby. Siyang pick up, no? Siya ang nasa control. Yun. At dalawa kami dito. At pipikapin namin yung angkar. Naantay na lang yung piloto. Piloto wala pa. Nandun si Jack Paro. Nag-aantay ng piloto. Pag-akyat ng piloto, ipapangkor na kami. So, yun lang guys. Abang-abangan nyo mamaya mga details natin kung pagka nasa docking na tayo, no? Nadocking tayo mamaya. Siguro makapag-video tayo pag hindi busy. Pero pag medyo busy, di natin masabi na ano, hindi tayo prosigido na makapagkuha ng mga video-video. Pero mamaya, na-try lang natin. Baka sakaling hindi man tayo busy, subukan natin. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat. Abangan nyo mamaya at let's go! So mga boss, nakagigba pangkor na tayo at papasok na tayo, no? Yung barko naman ay tumatakbo na papunta doon sa dock na kung saan ay doon kami mag alongside. So ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga view dito. Nandito tayo doon banda sa mga angkurahe ng malalaking barko. Ayan. So meron tayong nadaanan dito na maliit na island, no? Napakaganda.
Maliit na island na nandito pa rin tayo, no? Singapore, at magdadaking tayo. Mayroon lang konting repair dito sa barko namin, at hindi natin alam, hindi ko pa alam kung ilang days kami nasa dock. So I hope na hanggang 5 days or 6 days para doon ako mag sa sign off. So right, so ayan na ito yung partner ko si Israel, naglilimas siya ng tubig. Ayan, no? Rel, kaway-kaway naman dyan. Hello guys. Yon. Kami ni Israel nandito sa forward, no? Siya yung partner ko rito tuwing mag mooring operation. Bali, dalawa kami dito. Doon sa pupa, dalawa din sila doon. So, andun si Compass at saka si Jack Paro. So, silang dalawa nandun, ako dito sa forward. So, yun lang ang mahirap kasi dito sa forward kasi gawa na sarado yung winch room namin. So, kailangan natin na akyat baba, titingnan natin yung position dito kung paano yung pag-mooring sa dock. Gawa na hindi kagaya sa mga ibang barko ay open yung forward nila. So, dito ay close. So, medyo mahirap-hirap. Pero, okay naman kasi may mga radio naman kami na ginagamit kung anong kailangan dun sa forward, kasi dito ako nakapwesto pag naghagis ng giya. Yan, dito yung pinaka level 3, level 4 na to, no? Deck 4 na to ng barko. Sa pinakataas ko, yun yung bridge deck. Yan, pag umakyat ka yan, andyan na yung bridge. So pinaka level 4 na to, no? Kumbaga sa ano ay deck 4. So yun, mamaya titingnan natin yung mga view. Tingnan nyo, nandun, no? Maganda yung kapaligiran, gawa na alam nyo naman dito sa Singapore na napakaganda dito. So yun, pagka dating ng next day, siguro magsa-sign off na ako rito. Dito rin ako nag-join, dito rin ako magsa-sign off. Yan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga nakakurahe dito ng barko. Maraming mga barko dito, malalaking mga barko. So far yung panahon natin makulimlim, pero nakikita ko yung araw lumilitaw. Alright, so ayan, ito tumatakbo din yan, kapipick up lang ng anchor niya. So ayan, continue pa rin tayo, no, papunta doon sa dock, at ang piloto natin nasa bridge. So siya ang nagigiya papasok.
amin. Right. May buya. Yan, pag papasok ka, lahat ng pula na dito sa port side, pag papasok ka, no? So, pag palabas ka, kabila na yan. Yung pula starboard side naman yung green, so yan yung mga marker, ayan o, yan yung mga marker pag pumapasok ka rito. Thank you.
So guys, ito na yung tri-dock dito, no? Dito na kami papasok. Bali doon kami papasok sa kabila. So ito yung tri-dock na Paksosyan. Bali, sister company ito ng kumpanya namin, no? Yung may-ari ng barko. So ayan, makikita mo, iba yung mga barko naman ang nandito. Tayo. Yan si electric siya, no? I-return niya yung train namin. Alright. So mag-along side kami ng port side. Kaya umikot yung barko. So yung mga nando, no? Mga nakadak doon, bali kasamahan din naming barko yan, isang company lang. So ngayon titingnan natin banda rito, no? Kung ano makikita natin. So ayan, napakaganda rito, oh. Hindi ko lang alam kung saan kami papasok dito. Baka Second Bank kami, no? Pag Second Bank, pangalawa, sigurado doon kami mag-along side sa parts na yun, no? So medyo mahaba yung barko namin. Dito lang sure kung dito o baka doon sa loob may mayroon ding GT doon na pwede kami makapagtali. So dito makikita natin mga iba't ibang klaseng barko ang mga nire-repair. Umiikot yung barko namin, parang papasok siya doon sa loob, oh. Pero tansya ako dito kami mag-along side sa barge na yan, oh. Alright. Nang namaniobra pa si Kapitan. Guys, papakita ko lang sa inyo yung mga barko rito. At yung mga barko dito, nire-repair yan. Ayan. So, ayan, doon nga kami papasok. So yun lang guys, at magpe-prepare pa ako, papakita ko lang din sa inyo mamaya kung halimbawa makapagpa-picture pa tayo.